Yo, Cycling Chef! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. Today, pag-usapan natin ang basic bike fitting. Bilang bagong nagbibisikleta nung araw, meron din akong mga bad experience at meron din akong mga naranasang masakit sa aking katawan, particular po sa aking tuhod. Disclaimer lang po, no? Hindi po ako professional fitter. Ang i-share ko lamang po sa inyo, yung aking din natutunan base sa aking experience at sa ilang session din na nagpa-bike fit ako sa isang kilalang bike fitter na si Frederick Martin Ilagan ng Forward Motion Performance. Ayan po yung link kung gusto niyo ng in-depth o mas malalim na mga bagay with regard sa bike fitting, puntahan niyo po yung channel niya. Sige po mga kaibigan, mga kapadyak, sana po panoorin niyo pong buo ang video ito at sana makapag-share po ako sa inyo ng mga ilang bagay patungkol sa basic bike fitting. Okay guys, ang unang ginawa po natin, itinaas po natin yung saddle height ng aking bike. Just to show you the difference between mataas yung saddle at saka yung sobrang baba ng saddle. At syempre, nilagyan po natin ito ng marker para makasiguro tayo na pwede nating maibalik dun sa tamang fit ng ating bike. Okay, simulan na po natin, no? First, unahin natin yung syempre, yung mga hindi nagki-cleats. So dapat, we are wearing yung shoes na ginagamit natin sa pagbibisikleta. In my case, kunyari, ito po yung sapatos na ginagamit ko pagka nagbibisikleta ako. Ito dapat ang gamitin natin pagka magbabike fit tayo. First, tignan muna natin kung ano nangyayari kapag mataas ang saddle height. Okay? Hawak tayo sa hoods. Siyempre, ito yung normal position natin. Ayan guys. Okay? For me, sa feeling ko, guys, nararamdaman ko na masyadong nagsisway yung aking hips. So, yung glutes ko o yung sa bandang puwet ko, masyado siyang magalaw at hindi siya stable. So, ang nangyayari, mga kapadyak, para naman, halimbawa, hindi ko papagalawin ito, ang nangyayari, tumitingkayad naman ako. As you can see, dahil nga mataas yung saddle height, yung aking posisyon ng aking paa, naka-pointed downward siya, which hindi naman dapat. Ang dapat, pagka nagpe-pedal tayo, eh halos flat dapat yung ating pedal stroke. Dapat nakaganyan. Kung nakaganyan naman, makikita nyo, nagko-compensate naman siya. Lalong lumakas yung pagkembot ng aking puwet. Yun po guys ang nangyayari kapag mataas po yung ating saddle height. Nagtitiptoe po tayo. Which, hindi po dapat. Kasi, sabi nga ng aking cycling coach, wala naman taong umaakit ng hagdanan na nakatingkayad. So, ibig sabihin, kapag ka nakatingkayad ka, subukan nating umakyat ng hagdanan, eh, nararamdaman nyo na mas matindi yung pressure dun sa legs natin. Which, in ordinary promptings of man, kapag ka tumingkayad ka, kahit naglalakad ka, na-stress yung legs mo. So, dapat, kung papaano tayo relax naglalakad, dapat ganun din tayo pumapadyak. As much as possible, when we go on the bike, dapat, relax tayo. So, as much as possible, yung pedal stroke natin, hindi siya nakatingkayad or nakatipto. Kasi kahit subukan natin umakyat tayo ng hagdanan, nakatingkayad tayo or nakatipto tayo, ba napakahirap po nun. Kahit ballet dancer ka, mahirap po yun yung ganun na umakyat ka ng hagdanan na nakatipto. So, kung flat yung pedal stroke natin, eh, mas relax tayo at hindi na-stress yung ating legs. Kaya, napaka-importante na huwag masyadong mataas yung saddle. Siguro, dala ng kabaguhan, napakarami pong nagbibisikleta na nakikita ko sa road na napakataas ng saddle. Okay guys, subukan naman natin kapag ka mababa naman yung saddle height. Okay, let's pedal. Okay guys, kanina, pinakita ko po sa inyo ang problema kapag ka mataas ang saddle height. Idagdag ko na rin, no? Pagka mataas po ang saddle height, ang nangyayari po, since tumitingkayad tayo at inaabot natin yung pedal, ang nangyayari po,
nag-hyperextend yung ating legs na nagiging sanhi ng pagkaroon ng injury dito sa outer part ng ating tuhod or na-stress yung ating hamstring at saka yung ating glutes pati na rin ng lower back kasi yung ligament natin dito nahihila po siya, nagkakaroon ng stress dito. Ngayon, bukod sa nagkaka-stress dito, nagkakaroon din tayo ng stress sa balakang or sa bewang dahil nga inaabot natin yung pedal natin kasi sobrang taas ng upuan. Ngayon, kapag ganito naman po na sobrang baba ng upuan, ang nangyayari, masyado naman na be-burden yung ating quads at yung ating inner part ng ating tuhod at saka sa harapan. So, maaari tayong magkaroon ng injury dito sa ating tuhod, sa patella, dito sa kneecap, tsaka may stress masyado yung quads natin, yung muscle natin dito. Kaya pagka sobrang baba ng saddle natin, ganun po ang nangyayari. Since mababa yung saddle height natin, na-stress naman po yung quads natin at yung ating tuhod, mga kaibigan, mga kapadyak. So, hindi rin maganda naman kapag ka sobrang baba ng saddle height. Padalas po natin itong nakikita sa mga nagbabike to work. Yung mga nagko-construction, yung mga babae. Siyempre, hindi naman natin sila masisisi. Hindi naman sila talaga athlete at hindi naman nila alam yung tama at proseso na dapat nilang gawin. Pero tayo, mga nagbibisikleta na cycling enthusiast at pumupunta sa sports ng cycling, dapat alam natin na meron din masamang epekto pagka sobrang baba ng saddle height po natin. Now guys, punta na po tayo paano natin makukuha yung tamang saddle height. Ito po yung tinatawag na heel method. Magsa-cycling shoes na po ako, pinakita ko lang naman po sa inyo na halimbawa kung hindi tayo nag-cleats, ganun din naman ang proseso na gagawin natin kapag naka-cleats tayo kung ang gagamitin natin yung heel method. Yun po yung ginawa sa akin ni Marvin Santos nung nagkaroon ako ng problema sa tuhod nung nagra-ride po kami papuntang Clark. Shoutout po sa iyo, Sir Marvin Santos. Ang araw kasi nakakasama ko po siya, Marvin the Bike Mechanic. Ngayon, nasa Middle East po siya at mechanic po siya doon. Shoutout, Sir Marvin. Kailan natin ito may apply? For example, nasa biyahe tayo, wala tayong bisikleta, tapos meron tayong mahihiram na bike, magbibisikleta po tayo. Ito yung pwede nating gawin. Meron tayong kasama na nagka-problema sa kanyang tuhod o sa kanyang feet habang nagbabike, pwede po nating i-apply ito kasi hindi natin kailangan ng measuring devices, computation, etc. para magawa natin itong heel method. Ito po ang pinakamabilis. Gawin po natin mga kaibigan, mga kapadyak. Okay guys, simulan na po natin yung heel method. First, ilalagay po natin sa 6 o'clock position yung ating wrong arm. Now, on the bike po tayo. Tapos, since this is a heel method, ilalagay po natin yung ating heel dito po sa ating pedal. Yan. Okay. As you can see guys, nakaupo ako dun sa saddle ko at okay po yung reach ko. No? Ito ang pinag-uusapan lang po natin dito, yung tamang saddle height. No? At dapat, nakaka-pedal po tayo backwards at hindi nag-i-extend yung ating legs, mga kapadyak. Yan, ikabit po natin. Tignan natin kung okay po yung pedal stroke po natin. At tignan natin kung nagtip-tip to o tumitingkayad po tayo. At tignan din natin kung gumagalaw yung ating hips. So, ibig sabihin guys, tama po yung pagkakapit po natin. Hindi po siya nakatingkayad at nakaayos po siya. Okay guys, ang method naman pong ito yung tinatawag na the 109 method. Ano yung 109 method? So in this method, kailangan kunin natin yung inseam po natin. Ano ba yung inseam? Yung inseam po, yun po yung distance from the ground papunta doon sa ating genital, no? Yung pinakailalim po nun, yung distance nun, kailangan makuha natin yung inseam natin bago natin magawa itong method na to. So, kunin po natin muna yung inseam natin. In this method, kailangan natin ng kasama para kumuha ng measurement, guys. Okay, let's get our inseam length. Kunin mo, anak.
yung straight? 81 po. Using the 109 method, dapat makuha natin yung inseam length po natin. In my case, ang inseam length ko po is 81 centimeters. So, we're going to multiply 81 centimeters sa 1.09, which is the constant value para sa 109 method. So, ito ang computation niya, guys. So, yan. Let us compute, guys. So, my inseam length is 81 centimeters. Multiply po natin sa 1.09, which is the constant value for the 109 method, and equals, ito po ang saddle height po natin. Ngayon, saddle height from the top of the saddle hanggang sa spindle ng ating pedal. Tandaan po natin, no? From top of the saddle hanggang sa spindle ng ating pedal. So, we're going to do the measurement. So, 88.29. Basically, it's 88.3 na rin. Para makuha natin yan, no, ang gagawin natin, dapat makuha natin ang straight. Nakalinya po ito from here. Diretso po siya. Papunta dito. So, bali, dapat diretso po yan, no, guys. Tandaan po natin, no. For us to be accurate, kukunin natin yung measurement mula sa top ng saddle. Ito. Pero dapat, from here, diretso po yan, yung seat post, yan, hanggang sa crank arm, no? Okay? Gets nyo po? Hindi po siya naka 6 o'clock. Noong kinuha natin yung measurement using the hill method, naka 6 o'clock po. Pero using the 109 method, dapat naka around 5:30. Okay, guys? From here, diretso po dapat yan. Okay? Let's get the measurement, guys. Ang measurement po na record na kukuha po natin dito is 87. So, dapat itaas po natin yung ating saddle. So, itaas po natin, guys. Okay. Nakita nyo yung palatandaan? Diyan na natin itapat, guys. Tingnan natin yung pagkaka-bike fit sa atin ni Sir Frederick Martin Ilagan ay eksakto doon sa method ng 109 method. Okay. Gusto lang natin makasiguro na straight yung ating saddle. Ayan. Kitang-kita po, no? Ito po yung bike fit sa atin. So, tingnan natin kung tama yung ating computation using the 109 method. Higpitan na po natin to. Kita nyo naman po, no? Ayan po, kitang-kita yung markings ng pagkaka-bike fit sa atin. So, it coincides dun sa 109 method. So, sukatin natin. Pantay dapat. Okay. Basically, you get the idea, no, guys? Ayan, from the spindle, it says 88. Okay, guys. Ayan, eksakto po. From the spindle hanggang sa top ng saddle, the measurement is 88. Okay, yaan na natin yung 0.3. So, yun po mga kaibigan, mga kapadyak. Sana po, maski pa paano, meron po kayong natutunan sa video po natin ngayon with regards po sa tamang saddle height ng ating mga bisikleta. Sige po mga kaibigan, mga kapadyak, kung bago po kayo sa channel ko, please subscribe po, like and share. Ako nga pala si Cycling Chef. Nagsishare po ako ng mga cycling content, and since I am a chef by profession, nagsishare din ako ng mga cooking videos na pwede natin gawin para sa atin at para sa ating mga love. Once. Bago po natin tapusin ang video ito, gusto ko lamang pong i-shoutout ang ating mga subscriber. Aderom Lifestyle Vlog, yan, taga Middle East po siya. Shoutout po sa inyo, sir. Salamat po sa pag-follow at pag-subscribe sa aking channel. Shoutout din kay Sir Raymond Regala ng Guagua, Pampanga. Nagkita po kami yesterday nung bumili ako ng barong ng aking anak. Nakilala niya raw yung boses ko at natandaan niya raw yung shades ko, kaya tinanong niya ako kung nagbibisikleta raw ba ako, at yun nga, sinabi ko nagbibisikleta ako, at yun, nakilala niya yung boses ko at napapanood niya raw yung aking YouTube channel. Share! Shoutout sa inyo, at shoutout din sa mga teammate mo from Guagua, Pampanga, Team Batak. Shoutout din po kay Sam Lahara, Batang Okada. Salamat sa panonood.
Sam, dahil sa napanood mo yung video ko with regards to cycling rollers na pwedeng gamitin sa Swift, napabili po siya ng roller. Salamat po bro sa panonood niyo po ng aking YouTube channel. Shoutout din kay Aris King, ang aking cycling buddy nung tinira namin yung Odax Subic. Shoutout din kay Charles Geek ng Charles Pedal, ayan ang kanyang channel. Shoutout din po kay Mons Calibo, nagpapa-shoutout po siya. He's from Singapore, OFW. Magandang araw sa iyo, Mons. Shoutout din po kay RB Villamin, Grab Driver. Meron din pala siyang YouTube channel, guys. Paki-subscribe na lang din po. Ang kanyang channel is The Beard Man. Yon. Sige po mga kaibigan, mga kapadyak, maraming salamat po sa panonood ng aking channel. Magandang araw po sa inyong lahat. This is the Cycling Chef. Share the road.